Mapagpalang pagbabalik sa channel na ito ang luma kong sasakyan. Nagpa-overhaul ka ng engine. Sigurado nang okay ng lahat. Nagpa-overhaul ka na rin ng radiator. At nasigurado mo walang baradong butas ng iyong radiator. Pero bakit nag-overheat pa rin? Tingnan natin ang dahilan. Kung sa palagay mo inayos mo na ang lahat at nag-overheat pa rin, baka ito na ang dahilan ng pag-overheat ng iyong engine. Ang radiator fan ay hindi dapat malaya na umiikot na anong direksyon niyan. Dapat medyo matigas, pero hindi dapat permanent din na hindi napapaikot. Ang radiator fan na ito ay nawalan ng silicon oil, kaya kailangan lagyan ng silicon oil kasi sa tagal ng taon na hindi na inspect, yun pala ay wala nang humahawak doon sa pag-ikot ng fan na yon. Sa iba, nakikita ko na nilalagyan nila ng karton sa loob para hindi umikot. Pero mas maganda na silicon oil ang ilagay para at least mapaikot man lang kung gusto mong paikutin na hindi umiikot yung engine o hindi umaandar yung engine. Bakit kailangan hindi fix o permanent yung fan na yan? Kasi baka aksidente na may madaanan ka na ano, na sakali lang ha, baka may madaanan ng sasakyan mo na biglang may umangat na bagay at naitama sa propeller ng iyong fan at matigas, baka mababali yung radiator fan. Kaya dapat silicone oil, kasi kung may hard object na mailagay dyan, at least napapaikot siya na hindi makipagpilitan. So yun ang dahilan kung bakit hindi maluwag at hindi naman mahigpit na hindi pwedeng paikutin kung sakaling hindi umaandar ang engine. Baka sakali kung umaandar ang engine at meron kang ini-inspect sa ano, makina mo, at biglang may bumagsak na bagay na matigas, ay mababali yung propeller. Kung nilagyan mo ng matigas na bagay sa loob at ayaw nang maikot, naging permanent na. Ang radiator fan na yan ay silicon oil ang nasa loob para mapaikot mo ng anong direksyon, yung pakanan, pakaliwa, kung sakaling tinetesting mo. Yan, ang inilagay ko dyan ay apat lang na silicon oil, pero mas maganda pala na lima. Depende sa ano, laki ng bahagi ng fan na yan ng iyong radiator. So madali lang naman na kalasin, at mas maganda na i-repair na ganyan kaysa yung bumili ka ng bago na ano, radiator fan. At saka ano naman, matibay yung propeller niya eh. Hindi gaya ng ano, electric fan natin na pag matagal-tagal ay ano, madaling mabali yung propeller, yung LAC.
Yan, kakaiba ang pagkagawa ng ano eh, talagang pangmatagalan ang para sa sasakyan. So, maski matagal na panahon na nagamit-gamit na ay hindi yung magiging marupok. Matibay pa rin. Yan ang dahilan lamang kung bakit ako'y nagtaka ng matagal mula nung na-overhaul yung engine ay wala sa amin ang nakapag-isip kasama kong mekaniko na nag-overhaul. Well, hindi namin naisip na tingnan o ewan ko kung nahalata niyang malayang umiikot yung radiator fan na yun o hindi. Pero ako, by accident lang yung discovery ko. Nga sabi ko, bakit masyadong ano ito, maluwag? Kaya pala, kahit umandar yung engine, paiikutin niya yung radiator fan na yan, ay hindi masyadong umiikot ng todo dahil maluwag. Kaya umiikot na nakikita mo pero hindi sa maximum na speed na gaya ng pag-ikot ng engine. Kaya nag-o-overheat lalong-lalo na kung ano yung sa traffic. Kahit anong sabihin mo? Nagpa-change oil naman ako. Bagong oil, sapat na oil, baka sobra pang inilagay mo at sabihin mo, may bakit kaya okay naman ang tubig? Meron naman ang tubig. Bakit nag-o-overheat pa rin? Yun pala, yung pipe na yan. Yung fan na yan ay hindi talaga gumagana as in expected na paggana ng isang matinong radiator fan. Hindi niya kayang palamigin yung dadaanan ng tubig sa radiator. Yun. So, nakikita ninyo, lumang-luma yan. Pati kulay niya eh. Siyempre, dahil sa tagal ng pagkagamit, eh, pwede sigurong mahugasan yan, pero hindi ko na hinugasan. Hindi ko na maalala kung magkano yung presyo ng ano ay silicone oil. Nasa 50 yata ang isa. So 200 lang yun. Ang size ng ginagamit kong yan pang pahigpit ang paluwag ay size 10. Tapos yung screw ay ano kasi meron sa kabila. Yung bolt na yan ay para sa LC. Pero yung ayan. Okay, so hindi na basta-basta umiikot.
Ayan. So, nakakabit na. So, susunod siya sa engine. Hindi yung mabilis yung ikot ng engine. Ayan siya naman ay hindi. So, yun lang ang dahilan, mga kapatid, kung bakit nagkaroon ng overheating. Salamat.